Hi everyone, this is RG Enseñado and welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So in today's video, I will just discuss one number. So nanggaling ito sa group na Civil Service Exam 2022 Community. So actually, ano to, 40 items yung may nagpapatulong na 40 items. Nagawa ko na dun yung first 20 items. So gusto ko lang, actually nasagutan ko na to dun sa title na Word Problems Part 2. Pero parang mas gusto kong i-explain ng mas mabuti itong distance, rate, and time problem na ito. So number 16 ito. So ito yung question. So a man cycling along the road noticed that every 12 minutes, a bus overtakes him, and every 4 minutes, he meets an oncoming bus. If all buses and the cyclist move at a constant speed, what is the time interval between consecutive buses? So choices, we have 10, 9, 5, 8, and 6 minutes. Okay, so dalawa yung drawing natin. So para hinahanap natin dito ay what is the time interval? So constant yung layo ng mga bus sa bawat isa. So mag-let muna tayo ng X. Ang X ay speed naman ng cyclist, and then Y, speed naman ng bus. So analyze natin, dalawa yung magiging scenario natin dito. Yung una, so let's say ito si man, tapos ito naman si bus. Okay? So ito si man, ito si bus. So every 12 minutes daw, na-overtaken siya ng bus. So pagpunta dito sa kabilang, dito sa right. So let's say, 12 minutes, nandito na si... Diba, gagamitin pala natin formula dito ay distance is equal to rate times time. Okay? So yung distance na na-travel na nito, yung 12, ito yung time, diba? 12 minutes. So ang rate ni man, so ito ay si man. So itong distance na to ay 12x. Tapos syempre, mas mabilis si bus. So let's say, ito yung, nung una, ito si bus 1, tapos si bus 2, nandito pa si bus 2. Nandito si bus 2, nandito si bus 1. So, nung na-overtake ni bus si man, syempre, after 12 minutes, ito, malayo na siya. Mga bandang nandito na si bus 1. Nandito na si bus 1. Tapos, yung pangalawang bus, dahil 12 minutes na nga, nandito naman si bus 2. Okay? So, nandito na si bus 2. So, ito yung distance na hinahanap natin. Okay, so yung distance niyan, nandito si bus 1, nandito si bus 2, may bus 3 pa dito, may bus 4, dahil uniform nga yung distance nila ay pantay-pantay. So, paano natin i-express ito? So, paano natin kukunin itong distance na to? Ito yung hinahanap natin na distance, simula dito hanggang dito. So, ito yung 12x distance na na-travel ni man, ito naman yung buong ito, ito yung 12y. 12y, dahil dito nang galing, di ba, si bus 1? Nandito, initially nandito si bus 1 nung na-overtake na niya si ano. So, tapos after 12 minutes nandito na siya. Tapos si bus 2 na-overtake naman 'to. Tapat na rin si bus 2. Okay, so paano natin i-express itong distance na ito gamit itong distance na ito saka itong distance na ito? So, syempre i-minus dapat natin. So, therefore itong distance na 'to ni bus 1 at ni bus 2 ay equal sa, so yung na-travel ni bus ng bus simula dito hanggang dito. Tapos i-minus natin ito. So, ito na yon, yung interval nila. Distance ni bus 1 and ni bus 2. So, isa-isa subtract natin. So, we have 12 times, pwedeng ano, i-factor, no? Pero mas madali ganito na lang. 12y minus 12x. So, yan yung distance ni bus 1 at ni bus 2 kapag same direction. So, ito naman kabila, opposite direction naman tayo. So, ito si man naman, papunta dito. Tapos, si, let's say, nandito si, nagkasalubong na sila. So, nung nagkasalubong na sila, so, ito si man, ito naman si bus 1, nandito si bus 1, nagkasalubong na sila in 4 minutes naman. So, 4 minutes. So, let's say, si bus 1, nandito si bus 1 nung umpisa, napapunta na siya dito, nagkasalubong na sila, 4 minutes naman ito. So, 4 minutes. So, yung multiply natin yung 4 minutes sa rate nila. So, ito yung 4x. Ito naman kabila yung 4y. So, paano naman natin i-represent ito? So, halimbawa, nandito nang galing si bus 1.
after 4 minutes, nagkasalbong na sila. Then another 4 minutes naman, another 4 minutes, so ito, travel ulit ng 4 minutes. Tapos nandito naman, si Basto naman yung mapapapunta dito, tapos si Baswa nandito na yon. So kukunin natin, so pag pinag-plus naman ito, limbawa nandito si Bus 1, tapos nandito si Bus 2. So para makuha natin yung distance na ito, Bus 1 from Bus 2, kasi pag nagpunta to dito, tapos ito naman a-under din dito, so mangyayari doon, ipa-plus naman natin. Okay, so yung kanina minus dahil same direction sila. So dito naman, magiging ang distance naman natin, so Bus 1 at saka ni Bus 2 ay magiging na-travel nito ay 4x, si bus naman ay 4y. Okay? So tapos, parehas yung distance na yan. Distance ni bus 1 at ni bus 2, tsaka ito bus 1 and bus 2 pa rin, kasalubong naman, ano? So parehas yung distance. Okay? So parehas yan. So therefore, pwede nating equate. Equate natin ang dalawa. So therefore, we have equate. Parehas kasi yan. Parehas yan na distance nung mga magkakasunod na bus. So equate lang natin. So we have 12y minus 12x equals 4x plus 4y. Then pagsamahin natin si y, subtract 4y to both sides. So we have, wala na to, 12y minus 4y. So we have 8y minus 12x equals 4x. Pagsamahin naman si x, so add 12x to both sides. Add 12x to both sides, so wala na to. Therefore, 8y is equal to 4 plus 12x, so we have 16x. Then, solve natin si y. So, solve si y, divide both sides by 8. So, therefore, y is equal to 16 divided by 8 is equal to 2x. So, ang speed ni bus ay twice ng speed ni man. Okay, so tapos, i-substitute natin to sa kahit saan dito sa dalawang distance. So dito na lang para positive parehas. So itong value ng y equals 2x, so ipalit natin dito sa y. Okay, so therefore, ang distance na natin ay equal sa 4x plus ang value ng y ay 2x. So 4 times y is 2x. So therefore, ang distance na natin is 4x plus 4 times 2, that's equal to 8x. So therefore, the distance is equal to 4x plus 8x is equal to 12x. So yun yung distance ng dalawa. Pero ang hinahanap natin ay time interval. So ngayon, ang formula na ng time, galing dito, distance equal to rate times time. So therefore, ang magiging formula naman ni time, i-divide lang natin. So distance over rate. So pag kinuha natin yung distance over rate ni bus, dahil kinuha natin yung time interval ni bus. Okay, so solve natin yung time ni bus. So ang distance natin ay, distance ng dalawang bus ay 12x. Tapos over rate ni bus, ang rate ni bus ay y, which is equal to 2x. So dinivide natin, 12x divided by 2x. So therefore, ang time interval ng mga consecutive na bus ay 12x divided by 2, so wala na si x. 12 divided by 2 is equal to 6 minutes. Okay? So therefore, the answer is 6 minutes. Ano bang letter yung yung 6 minutes? 6 minutes, letter E. Okay? So yan yung explanation ng number 16. So dalawang kinuha natin na distance. So dalawang case, yung isa ay same direction, yung isa naman sa lubong. Pag sa lubong sila, syempre yung distance ay ipa-plus natin, dito sa kabila ay ima-minus dahil same direction nga. So the answer is 6 minutes. Okay, so kung nagustuhan yung explanation, huwag nyo kakalimutan i-like, share, and kung bago pa lang kayo, please subscribe. Okay, so thank you for watching. Bye-bye!